everyone and welcome back sa ating channel. So keep safe everyone at kung saan mang bansa naroon kayo, ingat po kayo lagi. So it's been a long time guys na nakapag-enter ulit tayo and na-miss ko kayong lahat sobra. Before anything else na umpisahan natin ang video na to, ay nais ko lamang pong i-promote ang aking second channel, Miss Chance, my second channel guys. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe. Guys, shoutout nga pala sa aking mga subscribers na laging nagko-comment sa aking mga video. Hello kay Sis Maylin Sales, kay Jane Ku, kay Sis Mimi Mahilom, and kay Sir Edwin Luarca. Lagi ko nababasa ang iyong mga comment. Also guys, shoutout din pala sa aking mga pamangkin and please do support their vlogging channel. So they just started their channel guys and ilalagay ko dito yung kanilang channel. Then don't forget to subscribe. And also I will link down below on the description box. Please don't forget. So that's all guys and thank you so much for always watching and support my channel. So without further ado, let's start now. Sa ating nakaraang video ay naigtapok natin ukol sa anim na pamahiing nakaugnay o paniniwala ng mga sinaunang matatanda na ito ay pinagpapawal na gawin sa gabi. Dahil kung hindi mo ito susundin, ikaw ay mamalasin. Kaya kung hindi niyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. Sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol sa mga interpretasyon ng ating mga panaginip kung ano nga ba ang sinasaad o ano nga ba ang ibig sabihin ito kung ikaw ay nakapanaginip ng bigas, malaking bahay, tae o mga pilog na prutas kung ito ay nakita sa iyong panaginip. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Kung ikaw ay nakapanaginip ng bigas, tulad din ng mga palay, ito ay sumisimbolo ng kasaganaan. Kaya't naman walang duda, sa kasalukuyan ay tunay na tunay, nasasagap mo ng unconscious self mo ang paparating na kasaganaan sa iyong buhay. Pinapauna na nito ang pahimakas sa pamamagitan ng iyong panaginip. O ibig sabihin nito ay may magandang balitang paparating sa lalong madaling panahon. At dagdag pa nito, kung ito ay nakahererang sakusakong bigas na dalawahan, ito ay tanda na hindi mauubos ang dating ng iyong swerte at magandang kapalaran na magsisimula sa taong ito at magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na taon. Pangalawa ay kung kayo ay nakapanaginip ng tae, ay halos ganun din ang kahulugan. Ito ay may positibong hatid kung saan ang tae sa panaginip ay sumisimbolo sa pera at salapi. Ibig sabihin, sa susunod na mga araw ay siguradong bigla kang makakahawak ng pera at hindi lang ng pera, kundi malaking halaga ng pera na halos nakakalat lang din sa iyong silid o sa iyong bulsa. Pero kapag naman nakakalat ang tae sa iyong panaginip, ito ay babala na kung sakaling magkakapera ka, ay mas makakaputing mag-ingat ka sa paggasta. Dahil baka nga magkapera ka ng malaking halaga, pero agad-agad mo rin itong mauubos. Habang ang mga bilog na prutas naman ng iyong pinipita sa iyong panaginip, ang interpretasyong nakaugnay rito ay tandaan natin na ang bilog ay isa sa pinakamapalat na hugis na sa sandaling na panaginipan ay nagpapahiwatig ito ng completeness at eternity. Nangangahulugang darating ang panahon sa iyong buhay na mamimitas ka ng swerte at ang mga swerte pipitasin mo tulad ng mga bilog na prutas ay hindi na mauubos kailanman. At ang panghuli ay kung nakikita mo ang malaking bahay sa iyong panaginip, ang interpretasyong nakaugnay rito kung saan darating ang panahong magiging malaki kang tao at hindi lang magiging malaki kang tao in terms of influence, bagos ay magiging malaking tao ka in terms of money o pera, na nangangahulugang bukod sa magiging ma-influensya kang tao, ay matutupad din ang lahat ng malalaki mong pangarap sa buhay, hanggang sa tuluyan kang yumaman ng yumaman ng napakayaman talaga. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to.
may basihan man o wala, ang naging interpretasyon ng panaginip na ito ay kinapo ang bahalang humuska. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala naman pong masama kung ating paniniwalaan o susupukan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin natin ang pinakamas mainam sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang tagumpay. Dahil tayo pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion, reaction o nais na idagdag sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. At sa aking mga subscribers, ay nais po na nating malaman kung ano ang sinasabi ng ating mga love horoscope kung siswertihin ka pa sa iyong pag-ibig bukas June 18, 2020. Para sa mga taong Aries, may tampuhang magaganap sa pagitan ninyo ng iyong karelasyon. Isang simpleng tampuhan lang ito, subalit parehong masisira nito ang buong maghapon mo, kaya't babalakin mo na lang na bumawi sa kinabukasan. Para naman sa mga taong Taurus, ay may magagandang bagay kang matutunan mula sa iyong kapareha. Ito ay may kinalaman sa kanyang pagiging artis. Kung noon ay hindi mo ito pansin, ngayon ay mangingislap ang mga mata mo dahil pwede mo rin pala itong pagkakakitaan. Para naman sa mga taong Gemini, ay wala kang hilig sa pagnenegosyo. Pero ngayon ay unti-unti ka nang mag-iinganyo na pasukin din ito dahil sa impluensya ng iyong karelasyon. Di ka siyang business-minded at mahihila ka niya sa kanyang kagustuhan. At para naman sa mga taong Cancer, ikaw naman ang manunuyo ngayon. Para maiba naman, nasanay ka kasi sa tuwing magkakagalit kayo o magkakatampuhan, ay palagi siya ang unang lumalapit sa iyo para ikaw ay suyuin. Kaya ngayon, ikaw na naman ang susubok. Para sa mga taong Leo, ay may mahalaga kayong pag-uusapan ng iyong mahal tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Gusto niyo na mabago ito at ito ang pag-iisipan niyo kung paano ang inyong mga gagawing pagpapago para maiba naman. At para naman sa mga taong Virgo, hindi mo man sinasadya ay masasabi mo sa isang kaibigan ang iyong sikreto ng paghanga sa iyong kaopisina. Makakaramdam ka ng kaba dahil ang kaibigan na magsasabihan mo ay hindi mo pinagkakatiwalaan. Kung ikaw naman ang taong Libra, ito na ang araw na sisikapin mong itigil na ang pag-iimbestiga sa iyong karelasyon. Makakaramdam ka na rin ng pagod dahil pakiramdam mo ay nagiging stalker ka na ng sarili mong kapareha dahil sa iyong mga pagtututa. At para naman sa mga taong Scorpio, ay hindi mo na kailanman mapapawalang bisa ang iyong kasal. Kahit na anong gawin mo ay mananatili kayong konektado sa isa't isa, kaya hindi pa rin matatapos ang mga problema ang hinaharap mo dahil sa kanya. Para naman sa mga taong Sagittarius, ay mawawalan ka ng gana sa iyong mahal dahil sa nakikita mong pagpapabaya niya sa kanyang sarili dahil lamang sa mga problema. Pati ang kanyang personal hygiene niya ay mapapabayaan niya na rin kaya't nang lalamig ka na. At sa mga taong Capricorn naman, ay ikakagulat mo ang magiging pagtatapat sa iyo ng iyong malapit na kaibigan tungkol sa tao na kanyang nagugustuhan. Mabibigla ka talaga dahil isa lamang pala kayo ng tao na nagugustuhan at hindi mo alam ngayon kung paano ito sasabihin sa kanya. Kaya't para sa mga taong Aquarius, ay maninibago ka sa mga ikikilos ng iyong asawa. Ang excitement mo sa kanyang pagbabalik ay mapapalitan ng mga katanungan na hindi niya masasagot sa iyo kaya't magiging palaisipan ito sa iyo hanggang sa mga susunod na mga araw. At para naman sa mga taong Pisces, ay papabor ang araw na ito para sa inyong mag-asawa. Usang lalapit ang swerte niyo sa pananalapi, kaya naman pareho kayong magiging masaya. Ang buong maghapon at magdamag niyo ay magiging magaan. Thank you guys
guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!